para buong bayan panalo. DWID! Narito na ang programang naniniwala sa galing at talino ng mga Pilipino. Pinoy, negosyo at trabaho. Programang tutulong magbigay ng marangal na kabuhayan sa anumang panig ng kapuluan. Pinoy, negosyo at trabaho. At ngayon, narito na ang mga host ng programang Pinoy, negosyo at trabaho. Mr. Richard Gomez and Ms. Vida Arciaga. Mga kababayan! Magandang gabi po mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng nakikinig sa atin sa radyo at ganun na rin po online, binabati namin kayo. Napakagandang gabi po sa inyong lahat. Alam po natin na maraming nakikinig sa atin ngayon sa pamamagitan ng internet sa www.dwiz882.com. Hindi lang po nationwide, worldwide po. Maraming nakikinig sa atin. So, ganun na rin po sa lahat ng mga listeners natin sa radyo. Magandang gabi po. Sa ngalan natin kasamang si Vida Arciaga, who unfortunately will not be able to join us tonight. Pero kanina pa kami nag-uusap mahabang aming talakayan. Kaya lang, hindi kami nako on the air. Huwag po kayong maglala. Vida, hinahanap ka na natin tagapakinig. Ha? Next week, dito ka daw. Huwag ka mawawala. Okay, so marami tayong mga kasamahan dito ngayon sa estasyon at maging masaya ang ating talakayan. Unahin na natin sa aking kanan, hindi siya first timer dito. Charles, good evening! Magandang gabi! Papasalamat uli ako sa pagkakataon na ako ay nakadalo sa radio program natin ngayong gabi. Oh, ang tagal mo hindi bumabalik dito eh. Eh, last week naman, nasa guest naman ako ng radio program natin sa Cavite. Ah, doon sa Cavite, no? Meron tayong weekly program kasi doon sa local FM station doon sa Cavite, no? 91.9 BAM FM. Bukod, yun naman ay ang coverage na doon sa Cavite, Batangas area. Si Charles kasi napakalayo ng bahay dito, kaya bibihira makarating dito. Para bang pag naglakad ka, siguro mga 10 minuto, no? Mula rito, no? Trinay ko dati mga 8 minutes. 8 minutes, tinry mo lakarin last time. Oo. Kita niyo na mga kaibigan, kaya si Charles eh, dapat mas madalas makakarating dito eh. 8 minutes lang pala eh. At syempre, si Charles ngayon eh, may kasama, hindi lang siya nag-iisa. Meron siyang escort ngayon. Good evening, si Eche. Ding! Hey, buti naka-join ka ngayon. Yes. Daldalera si Che. Magbati ka na. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig. Yun lang po. At meron pa tayong mga kasamahan dito, no? Ito, tagal natin kaibigan din, si Menchi. Good evening, Menchi. Hi, good evening sa inyong lahat. First time namin mag-visit ngayon dito sa station ng Global Leader. Yan, no? Etong ating programang Pinoy Negosyo at Trabaho dito sa DWIZ. Salamat, Menchi. Pati ang kanyang anak ko, si Angel. How are you? Hey, hi. Si Erica, 3 weeks ago, kasama mo rito, sabi rin, hi. Wala kayong pinagkaiba, no? Kaibigan niya kasi si Erica, yung favorite daughter ko. And si Dabi, how are you? Hi din po. First time ko rin po dito. Ayan. Si Menchi at si Dabi ay taga Mindanao, no? Saan ka kayo? Sa? Yes, from Davao. Digo City. Digo City. Sa Digo, ano? Malapit sa Davao yan, ano? And si Che naman, ang hometown mo ay? Bacolod City. Bacolod. At si Charles ay? Bicol. Wow. So nakita nyo, para tayong ano dito, United Nations of the Philippines. Actually nga po, nakikinig sa atin yung Team Deseret Bicol. Ah, ganun! Team Deseret ng Bicol, magandang ano, Marahay Nabanggi. Marahay Nabanggi sa Indonggabos. Team Deseret Bicol. At hindi lang siya, maraming pang taga-Bicol nakikinig sa atin ngayon online. Andun si Michelle, at saka si Madge, nakikinig yun sa atin ngayon. Nasa Abu Dhabi yun, nakikinig. Hindi nagpapahul yun. Ayun na yan, pangalan. Asa na? Charles Luares from Bicol, tune in na siya sa website. Ang dami din nakikinig sa atin. So, si Steve Ian Chambers ng South Carolina. Batiin natin sila. Sino pa itong mga iba? Sina? Jacqueline Han from Cedar City, Utah, USA. Wow, ang dami nila. Tsaka si Desiree Albaytar ng Alberta, Canada. Hanggang Canada. Ano pa? Kilala namin yan si Desiree Albaytar. Aba! Ayan, nakikita. Hello!
Mumati ka na kay Desiree. Hello, Desiree. Hi. Si Darlene Ongtanko ng Santa Maria, hello. Laguna. Janet Espanto ng Dinalupihan, Bataan. Charles Luares, Ben Laures. Luares. Luares ng Bicol. At si Michael Falurin ng Taiwan. Nakikinig sa atin, ha? Mga kaibigan, magiging magandang ating talakayan, ano? At gusto ko lang pong batiin ang ilan sa aking mga kaibigan, si Cindy, nakikinig siya ngayon. Pati ang kanyang kapatid, si Raquel, at ang kanyang pinsan, si Malen Guzman. Good evening sa inyo. Si Lot. Hi, Lot. Si Lot Gonzalez, ha, nakikinig siya ngayon. Tsaka si Jane Sabido. Hi, Jane. Tsaka kasama iyong mga anak. Good evening sa inyong lahat dyan. Welcome sa ating programang Pinoy Negosyo at Trabaho. Pinoy Negosyo at Trabaho. Balik tayo sa Pinoy Negosyo at Trabaho at magiging mainit ang ating talakayan ngayong gabi sa larangan ng kalusugan at mga kabuhayan. Meron din tayong mga patalastas mamaya kung saan makakatulong tayo sa ilang listeners natin upang sila ay magkaroon ng magandang trabaho. May kamag-anak ka ba o kakilala na nangangailangan ng trabaho? Magaling mag-English, marunong sa computer, at handang mag-night shift? Siya ay maaaring magkaroon ng starting salary na between 12,000 pesos to 22,000 pesos per month. Siya ay mapapasali sa napakasayang work environment at may pagkakataong ma-promote. Kung gusto mong magkaroon siya ng ganitong employment opportunity, tumawag lamang sa Hinduja Global Solutions sa telephone number 434-5555 o mag-text sa cellphone number 0916-686-9362. Ang Pi Cure, Samba Cure Plus, and Moringa Cure Plus ay matatagpuan sa The Global Leader Incorporated, Unit 1002, the Center Point Building, Julio Vargas Avenue, Quarter Garnet Road, Ortigas Center, Pasig City. Sa Makati, ito ay matatagpuan sa 329 JP Rizal Avenue, Makati City. Hanapin po lamang si Gilbert and Presi Leonardo. Sa Camarin, Caloocan, ito ay matatagpuan sa 3444 Haina Street, Pag-asa, Camarin, Caloocan City. Hanapin po lamang si Ms. Mirna Gamo. Sa Pasay City, ito ay matatagpuan sa 1-3 Feroza Condo, 2040 Donada Street, Pasay City. Hanapin po lamang si Felmar Chris Biton. At sa Quezon City, ito ay matatagpuan sa Unit 202, Second Floor, Lemon Square Building, 1199 EDSA. Hanapin po lamang si Mr. Winston Lau. Ito rin ay matatagpuan sa Baguio City, sa Room 206, Second Floor, Victoria's Building, Mabini, Baguio City. Hanapin po lamang si Kay Ann Milesio. Sa Tuguegarao City, ito ay matatagpuan sa number 24, Burgos Street, Centro 4, Tuguegarao City. Hanapin po lamang si Ms. Margaret B. Ramos. Sa Isabela, ito ay matatagpuan sa Woodcrest, Cagayan City, Isabela. Hanapin po lamang si Reynaldo de la Torre Antonio. Balik tayo sa Pinoy Negosyo at Trabaho at hindi pa tayo nagsisimula, may katanungan na dito, no? Pero kung gusto po ninyo makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong mag-text o tumawag sa cellphone number 0921-296-40. Ulitin ko po, 0921-296-40. Kung gusto naman ninyong tumawag sa ating landline, ang ating numero ay 470-1750 hanggang 55. Ulitin ko po, 470-1750 hanggang 55. Pinoy, Negosyo at Trabaho. Meron tayong texter dito, no? Mula kay Andy ng Bulacan. Naghahanap siya ng trabaho. Charles, pakibasa nato ang text ni Andy. Right. Andy from Bulacan. Good evening po. Pwede ninyo po ba akong hanapan ng trabaho, please? Third year college lang po ako. Sana matulungan niyo po ako. Andy, meron tayong mga job opening na i-announce mamaya, no? Sa kalagitnaan nating programa. Abangan mo, antabayan naman sa ating news center si Edwin Eusebio, no? Pero in advance, no, ilista mo itong phone number na to, no? 401-6013. Ulitin ko, 401-6013. Maraming mga job openings dyan, no? Pero si Andy kasi hindi niya sinabi kung yung kanyang qualifications, no? Maaring third year college ka, walang problema, marami ka na mapapasukan ng trabaho eh. Kaya lang di mo naman sinabi ko anong qualification mo. If you can text us again, mas maging specific ang sagot natin sa'yo. Pinoy, Negosyo at Trabaho.